Pinas! Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas! Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Monday to Friday, 10 a.m. This is the news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo, Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo, Topa Show! At ngayon, narito na po sila ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo, Topa Show! Yes! Magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan sa loob at labas ng bansa. Siyempre, tayo po ay masaya dahil masaya po kayo. Alam kong ang haba-haba ng bakasyon. Yung iba, ayaw pang umuwi. Grabe ah. But siyempre, welcome po sa ngalan po ng ating idol na si Attorney Ferdy Topacio. Ako po ang inyong lingkod, Juvie de Guzman. Siyempre, dito pa rin sa Yes, Yes, Yo, Topacio. At siyempre, mamaya po meron tayong handog na kaibigan natin. Alam mo itong kaibigan natin, now you see, now you don't. Matagal kami hindi nakapagkita, no? Mula nung bago mag-pandemic, kaya kita niyo naman. At talaga namang natutuwa ako sa kanyang magandang balita. Dahil unang-una, alam niyo, sa isang tao kasi napaka-importante, lalo na ngayong April 1, 2024, unang araw ng 1 ng Abril. Palakpahan natin. Yan. Sa lahat ng mga birthday celebrant ngayong Abril ay talagang kinukongratulate natin dahil yan po ay napaka-importanteng araw para ho sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong Abril. Yan. At syempre, na meron tayong isang guest mula sa Tarlac na ating pong ine-expect ngayon pero hoping na-contact na yan. Okay, syempre, nandyan si Engineer. Engineer na isa hong PhD. Yan. Aha. Okay, yan, nasa linya ang ating kapatid, kaibigan. Siyempre, napakatagal na, no? At talaga namang ito ay presidente ng Dream Cape ng Holdings Hashimoto. Ayan, at nasa linya po, via Byberg, ang ating kapatid na si Engineer Bertito Hashimoto. Ayan, kung tawagin ko ay Doc Bert. Hello, good morning po. Kamusta po kayo? Si Engineer Bertito Hashimoto. Ayan. Patayin mo yung monitor mo. Hello, alisin mo yung volume ng monitor mo, kapatid. Ayan. Ayan, alisin mo yung... Ayan. Okay, magandang umaga po. Bati ka muna. Ayan. Okay, bati na. Oh, ano nangyari? Ayan, pakibigyan lang na instruction. Okay, medyo alam niyo, itong ating kapatid na to ay talaga namang napakaraming tinutulungan mula pa kasi noon. At siya po'y nakakasama natin nung araw sa kanyang mga public service, no? At nung na-cut off yung aming communication, siya po pala'y nahack din gaya ho ng aking Facebook account na wala po. At yung iba, nako guys ha, wala akong kahit sinong inuutusan o ginagamit. Okay na? Pwede na po ba? Ayan. Okay, antabayan na natin. At syempre, alam nyo ho, marami ho tayong mga gustong malaman tungkol sa mga ginawa niya at gagawin pa. Ayan. Okay. Okay, balik natin si Dr. Engineer Bertito Hashimoto. Magandang umaga sa'yo, kapatid. Hello. Good morning. Good morning. Ayan na. Okay, sige, bati mo na. Oh, magandang umaga po sa atin lahat. Ayan. Jack. Gomen, nene. Hajime Masteka.
Satoshi, hajime mashite. Yoroshiku onegai shimasu. Okay. Alam mo, Bertito, nakakatuwa, no? Kasi alam kong busy-busy ka, pero ako'y nakiusap sa'yo dahil meron kang magagandang balita. Ano ba nangyari sa'yo at bigla kang nawala? Well, naging busy din ako. Kasi nag-focus ako dun sa project natin dahil nabigyan ako ng pondo. Napakalaki, Diyos ko. Hindi mo so katakalain. Kasi yung grupo ni Elon Musk, pinuntan ako sa Pilipinas. Tapos, kinontrata sa akin yung auditorium at saka binamar. Nilagay sa crypto. So, nakasira ako ng 287 million token times 4,000. So, nasa $300 billion na yun. Diyos ko, sobrang laki. Ala, eh, paano ba nangyari at nagkaroon ka ng ganyan? Alam mo, mahirap magsalita ng ganyan ngayon. Lalong-lalo na, wala tayong... Nagtatago na ako, baka makidnap ako ng mga chicks. Hindi, wag ka naman magpag-kidnap. Okay. Ay, hindi, kasi alam mo kung bakit tayo. Di ba yung auditorium na yan? Matagal na natin pinag-uusapan yan. Ano ba yan? Pwede bang ipaliwanag mo kung anong klaseng business meron yan? Yes, yes, yes. That is, yan na kasi yung fossil fuel by the future. Ngayon, yung kasing liquid gas na sa Middle East, almost drain. Kaya nagkakagera dahil problema sa langis. Ngayon, 3 years from now, talagang drain na wala, mawawala na yung langis. So, ang kasunod niyan, yung deuterium na dito lang sa Philippines mayroon. Opo. AB hydrogen ang tawag sa English. Teka muna, meron kang nasabi, no? Minsan tayo nagkausap sa Messenger. Ay, sabi mo, lumaki ang problema ng Pilipinas pero mukhang minaklose ka na business para dyan sa ano. Yan ba'y para kanino? Para ba yan? Credit ba yan sa ating gobyerno? Gusto ko lang malaman. Of course, yes. Ako'y ano lang, author lang. Ako'y proponent author. Ako'y alimbawa lang. So, opo, without opo. Me, walang pangyari. Kaya, okay. Kaya nagsikap ako for the future generation ng all Filipino. Kasi nasa bansa natin ang kayamanan ng buong mundo. Di ba, ano ba ang tawag sa Pilipinas? Lupang inirang, di ba, nasa antem natin. Ang tawag sa ano pang inirang? Chosen land. Opo. Nandito at ang kayamanan ng bansa, ang ambong mundo, nasa Pilipinas. Tapos, doon isang kanta na ako'y Pilipino, Dugoy Marlaka, lantay ng perlas ng silanganan, wari natin po ng kayamanan ng Megapark. Nasa Pilipinas lang yun. Yun ang auditorium at saka Benam Rice. Ang Benam Rice kasi LNG. Ang Pilipinas sa pinakamalaking, pinakamalawak na deposito ng LNG sa buong mundo. Opo. So kahit 300 years, hindi maubos. So, pag ito nag-starting, nagsimula na ako eh, na sa batas na ano, nag-starting tayo, mag-extract. Ang kikitain ng Pilipinas, $1.8 trillion every year. Samantalang $110 billion lang ang budget ng national government natin. Tapos, magkakaroon tayong income ng isang project lang na $1.8 trillion. Abay, magiging mayaman ng Pilipinas, more than Singapore and Hong Kong. So, like Japan and Korea. So, ibig mo sabihin, napakayaman talaga ng Pilipinas pala, di ba? Natural resources, upang mayaman. Kaya lang, dapat wala na nung mahirap dito ito. Ngayon. So, sa paanong paraan makakatulong yung project mo? Well, kaya nga, mababago po lahat. Kasi pag nagsimula na ito, magkakaroon ng dividendo about Pilipino. Pinakababa, $10,000 a year o $50,000 a year. $2.5 million ang dividendo bawat isang Pilipino. Wala nang mayroon na Pilipino. Pagdating kasi ng tamang panahon, opo. Yung mga puti na yan, mga dilaw na yan, magtatrabaho sa Pilipinas bilang hour laborer. Dati, ngayon, ang Pilipinas... Baliktad na! Babaliktad na! Kasi naman ang Pilipinas, babagsak ang economic ng buong mundo. So, magbabaliktad na, Pilipinas na magiging top level na. Kasi naku. Yung mga Amerikano na yan, magiging laborer natin. Katulong natin, cook natin, driver natin. Mga puti na yan, mga dilaw na yan. Mga maitim na yan. Yan, sila ang magiging laborer natin. Ayan. Darating ang panahon. Nako, alam nyo, nakakatuwa yung balita mo kasi nagulat talaga ako dahil ito yung matagal mo nang sinasabi pero walang naniniwala dahil nga hindi nila nakikita kung ano yung sitwasyon na nangyayari dun sa mga ginagawa mo. But anyway, ano pa yung mga ibang ginawa mo nung time na nawala ka? Kasi matagal-tagal din tayong walang communication. Siyempre, nagulat din ako.
sa balita mo? Nasa US ako eh. Siyempre, na-promote ang ambasador. Kaya punta ako ng US. Wow. So, Nakano ako. Tapos, ako nang gumawa ng subway, Metro Manila subway. Ako gumawit yan. Ako nag-design yan. Talaga? Yung ginagawa ngayon, sabi. Ako gumawit yan. Ako nag-design yan. Ikaw ang nag-design? Oo. Ako, nung patinoy na 2014, tapos 2015. Ba't sinasolo mo yung ano mo, yung good news mo? Hindi mo na babanggit sa akin yan. Well, siyempre. Kasi alam mo kasi, mga tao yung gitero eh. Imbis na tulungan kayo, babagsak kanila eh. Kaya mahirap. Tingnan mo yung epic ko. Nahak. Tapos naningin ng... Kasi marami yung kaibigan na mayaman. Oo, oh, nagingin ng Gcash. Tako, dami nagpadala. Oo. Saan nakakita? Kaya, sana, sa pamagitan ng programang ito, yung nakakarnig, yung nakakita yung Facebook natin, huwag po silang maniwala kasi hindi ko na ginagamit yun. Ayun. At saka alam mo, Kabert, no, sa totoo lang, eh, natutuwa ako dahil una-una, kung iyan ay makakatulong sa bansang ito, it's a good opportunity for all of us, no? Lalong-lalo na yung mga Pinoy na talaga namang hindi nila alam kung saan sila tatakbo para matulungan sila. Actually, maraming gustong makatapos ng pag-aaral, makapagpalaki ng kanilang mga anak, di ba? At marami rin ang gustong magkaroon ng sariling bahay na hindi na sila tinatapon kung saan-saan. Ito kasi isang napakahalagang bagay. At tiyak ko, ang gobyernong ito, gustong-gusto yan na mangyari. At hindi lang yan, ha? Sana isingit mo dyan yung mga ano, yung mga balita na kung saan ay mas maganda kung lahat ng Pilipino ay may kanya-kanyang insurance. Yan. Kasi... Kaya nga po. Opo. Kaya nga, pagka pumasok na ito, kasi naawak ko na yung pondo eh. Pinakamagandang balita, mayroon na, awak ko na. Wala na tayong pag-iisip. Ayun, inaantay ko lang yung Congress. May pasa sa Congress kasi pag walang batas na nagawa, hindi pwedeng implement ang project. Ngayon, pag naipasa na yan, bawat Pilipino magkakaroon ng dividendo. Ibig sabihin, opo, share. O ayun, kaya, ang tag doon, gift from the government. Ngayon, darating ang panahon, bawat isang Pilipino, magkakaroon ng share dito, pinakababa $10,000 a year. Hanggang $50,000 a year, dividendo ng bawat isa. So, malaking tulong ngayon sa bawat Pilipino. Pag pumasok ang pera, magiging libre na ang school. Hospital, okay. Wala na po itong problema. Kasi sobrang laki ng pera, saan dadali ng gobyerno? So magkakaroon ng redevelopment talaga. Parang Japan, kahit saan may train, kahit saan may highway, kahit saan may airport. Kaya pala hindi ka nagpapakita sa akin, umuulan ng pera dyan sa lugar mo. Malapit na, bigyan kita, huwag kang magalala. Ay, hindi, tingnan mo ito. Ikaw pala ay presidente rin ng Dreamscape Holdings. Ayan. Ano klase ng business meron yan? Well, yun kasi yung Dreamscape, yun ang yung nakakontrata sa grupo ni Elon Musk, Dreamscape Holdings. Yun ang ginamit kong kumpanya sa paggawa ng feasibility study ng Deuterium at saka Benham Rice. So, yung Dreamscape Holdings, darating ang panahon, yun ang pinakamayamang kumpanya sa buong mundo. Wow. Kasi, nandyan nakalagay sa akin yan, meron akong $8.5 trillion okay sa company na yan. Natatakot ako sa mga sinasabi mo. Kasi napakalaking bagay yan na sineshare mo. Pero hindi ka ba natatakot na malaman ng ibang tao? Alam mo naman ang mga Pinoy. Di ba sabi mo nga eh, imbis na tulungan kang iangat, ay babagsak ka pa. Di ba yung mga crab mentality, marami yan dito sa atin. At yan ang isa na nakakalungkot eh, di ba? Imbis na matulungan sila. Kaya umiiwas yung muna ako eh. Kaya nag-stay lang sa opisina ko muna. Okay. Ba't di mo sa akin sinabi na hindi ka pala makakaluwas ko talaga? Anyway, ako naman ay nagpapasalamat sa'yo at nagtiwala ka sa akin. Alam naman natin na tayo'y bibihira na rin magkita. At hindi lang yan. Alam mo, thankful ako na patuloy ka sa paggawa ng kabutihan sa ating bansa. At hindi lang yan, pwede i-share mo. Yung pagiging ambassador mo, kailan ba nangyari? Mukhang hindi ko alam yan. Ito yung ako. Ha? Oo. Yan ang office mo. Ito ang office ko. Okay. Yan ba yung pinuntahan namin ni Jessica? Yan ba yon? O hindi? Hindi. Sa Manila yun eh. Okay. Opo. Ito sa Tarlac. Sa Tarlac mismo. Okay. At hindi lang yan. Marami tayong mga... Ba?
siguro it's about time na i-share mo yan sa mga taong nangangailangan, na lalong-lalo na yung mga walang ano, walang hanap buhay, di ba? O kung meron man hanap buhay, try to share them. Ah, hindi lang yan, no? Ito pa. Ano pa yung mga latest update mo tungkol dun sa pandemic naman? Marami kang na-share sa akin. Alam mo bang yung aking psychiatrist na isang kaibigan natin dati ay pumanaw na, no? Isa yun sa mga nagbigay sa akin. Oh, sayang nga eh. But anyway, medyo nabawasan yung ating matitinong kaibigan. Eh, ikaw naman, anong naranasan mo sa pandemic? Meron ka bang ano, meron ka bang good news about the pandemic or something to share na pwede naman nating gawing constructive? Alam mo, minsan kasi yung pagkakamali ng iba, pwede nating pagandahin pa o ayusin, di ba? Well, about pandemic, I was a victim of COVID. Na I was confined for 24 days. 24 days? What araw, that, anong taon yan? 20? Anong taon yan? 2020. Okay. Yes. Yeah. August. Pero alam mo, yung fighting spirit mo, ang dahilan kung bakit ka nakasurvive. Actually, that's the reason. Sige nga, magkwento ka nga konti lang para at least yung mga taong nanonood o nakikinig sa atin ukol dito sa sakit, 'di ba? Sa sakit na pwede pa tayong makasurvive kung tutuusin. Oo, alam mo kasi nung na-confine ako, kinausap ako ng doktora. Sabi nga, wag mo nang banggitin yung ospital, ha? Sige. Infectious specialist daw siya. Sabi niya, saan mo na ako yung COVID na yan? Sabi ko, hindi ko alam ang COVID ka ko. I never heard about COVID. Okay. Maybe SARS. What? To SARS 3. Okay. So, can you define it? What is COVID ka ko? Sabi niya kanya, sabi ko, no, I don't understand. What is the meaning of COVID? Coronavirus, what's that? Sabi ko, sige, ako. If that happens, sige, pwede ba kasi sabi niya, patutulogin kita ng 10 araw. 10 araw kang pinatulog. Okay. Pinatulog ako. So, nakaano na. Tapos, sabi niya, sabi ko, okay ako. Whatever you wanted to do, do it freely. I give you permission. But, one thing I wanted, na wag mong gagawin sa akin, sugatan mo leg ko o sa anumang katawan ko. Kasi, pagka may sugat na ako, bakit din ako makasurvive ka ako? Di ba yung iba, binubutasan sa leg, opo, para makain nga daw, nipinata sa tiyan, para makain nga. Sabi ko, wag mo lang gawin. Sabi ko, bakit ka nga? Because I have faith in God. You'll never be, will never leave me, never forsake me. Sabi ko, oh, sabi niya, are you Christian? Yes, ako. Tapos, ako, sabi ko, wag mo lang akong sugatan, mabubuhay ako. Sige ka nga, promise ka nga. Kaya nung nagsurvive ako dahil sa pangangalaga ng doktor, pati yung mga nurses, kasi, yun nga, ang pinag-usap ko, wag lang susugatan. Pero, ang pinakamawalaga, may paniniwala ka sa Diyos. Nung ako'y nakakompine, 10 araw akong tulog, nung pang 11 araw, nagising ako, wala akong ginawa kundi magdasal na magdasal, umiyak ako. Tapos, nakausap ko, nakakapagdaka, nakausap ko si Jesus Christ, ang Panginoon. Sabi niya, naputing-puti siya, aninaw. Oh? Sabi niya, bakit po nabayan ka ako? Bakit mo ako pinabayan? No, sabi hindi kita pababayan kanya. I will never forsake. Sabi niya, what do you want? What do you wish kanya? Anong gusto mo? Sabi niya, bring back my light kako. Bring back my light. Ganun lang, isang bata lang, bumalik. Umiksakto ka sa camera, kapatid. Umiksakto ka. Ayan, naputol na yung ulo mo. Yan, ayusin mo naman. Ayusin mo yung camera mo para maganda. Oh. Makita ko yung gwapo kong kaibigan. Ayan. Sumentro ka, wala ka sa sentro. Wala ka bang monitor? Ha? Ayan. Medyo itas mo ng konting camera. Ayan, wala sa sentro. Anyway, ayan, mamaya, tayo'y magpapatuloy. Yan, sige. Okay. Bago tayo mag-break, nung time na nasa ospital ka, di ba sabi mo may kasama ka, kaya ka nakaligtas? Am I right? Sabi mo may kasama ka, hindi ka nagpaiwan. Ayan. Siguro yun yung isang magandang nakapag-ano sa'yo. Wait, meron ako. Salat ng bantay. Ako lang may bantay. Salat ng na-COVID, ako lang may bantay. Kasi yung binagyan ako ng bantay na para hindi ako mahirapan. Salat ng na-COVID dun. Alam mo, sabay-sabay kami na-COVID dun. Walo yata. Ako lang nabuhay. Ikaw lang nabuhay sa walo. Salat ng 6 na buwan. Ako lang nabuhay.
Oh, nakakano eh. It's very rare. Ako lang nabuhay. Sa lahat ng hospital doon. Nako, ang sarap ng feeling, no? Na ikaw lang ang buhay. Pero, huwag kang aalis, ha? Huwag kang aalis kasi marami tayong pwedeng i-share na makakabuhay sa ating mga kababayan. At hindi lang yan, no? Ang importante, bago tayo mag-break, eh, gusto ko lang maghintay ka para sa susunod na usapin natin. Kasi alam mo, napakabihira ng gaya mo. Yun nga, sinasabi ko nga sa'yo na ikaw lang ang nabuhay sa walong pasyenteng nandiyan dyan sa ospital that time na ikaw ay nasa COVID facility, right? So, critical facility. Okay, standby lang po at magpapatuloy tayo makalipas lamang ng ilang paalala mula sa ating istasyon. At hindi lang po yan, mga kaibigan, huwag kayong mawawala dahil mamaya po ay kasama pa natin si Bertito Hashimoto. Yan. Etong taong to, napaka reachable star. Siya po ay, kita nyo ha, hindi ko alam, ambassador na pala yung kaibigan natin. Pero thankful ako kasi kahit papano, yung mga reachable star and unreachable star ay nakakausap natin every time na magkaroon tayo ng chance na matawagan natin sila. So mga kaibigan, standby lang po sa ating susunod na programa. Segment natin, ha? Ang oras, mga kaibigan, ayan, meron na lang po tayong, ayan. Okay, standby lang po for our time check. Ayan. Okay, at salamat po, Bertito. Standby lang po ang oras, mga kaibigan. Alas 11:25 ng umaga para dito sa Yes, Yes, Yo! Topaz Show! Yes, Yes, Yo! Topaz Show! This time check was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Jiggy Manikat po, I live by truth and integrity. Tiwala ako sa MX3 capsule dahil ito ay may clinical trial published in the Journal of Aging Research and Clinical Practice. Negatibo sa E. coli at Salmonella bacteria, may physical at chemical analysis mula sa ISO at GMP certified na planta. Tiwala ako ng MX3 capsule ay tunay natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mag MX3 araw-araw para MX-traordinary. Pamilya padala, ML Quarta padala, mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maasahan. Quarta pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulier, ang pinagkakaingatan. Padala ang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroro. Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang saya. Kasi isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. At panalo sa bingo, plus sa saya! Keep it fun. Game responsibly. Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Direk, ayan mo na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, plus sa saya. Keep it fun. Game responsibly. Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. B-W-I-Z. Avoid the rush. File and pay your 2023 annual income tax return on or before April 15, 2024. Sa tamang buwis, pag-asenso'y mabilis, a friendly reminder from Bureau of Internal Revenue, Aliu Broadcasting Corporation, DWIZ News, Home Radio 97.9, Aliu Channel 23, RDO 41, Mandaluyong City, Serbisyong RR7 Best, tapat at maaasahan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang saya. Kasi isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. At panalo sa bingo, plus sa saya! Maximum perfect. Oh,
Direk, hiyan mo na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus ka saya! Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket! Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng mga pwedeng pagkakitaan? Subuhan ang pagiging casino dealer. Ang pagkita ng pera, pasimple natin sa racket! Ikaw ba ay mahilig maglaro ng online games, may good communication skills, at may basic math knowledge? Kung oo, pasok ka sa trabahong ito. Ilan sa mga ginagawa ng isang casino dealer ay nagbabalasa ng baraha, nagbibigay ng instructions sa iba't ibang klase ng mga laro, nag-ooperate ang mga machines kagaya ng mga ruleta at slot machines sa casino. Ang maaaring kitain sa pagiging casino dealer ay 22,000 monthly base pay bukod pa rito ang mga incentives ay binibigay ng mga kumpanya. Kaya kung sa team mo ay pasok ka sa pagiging casino dealer, mag-apply na sa mga kumpanyang hiring for casino dealers. Balita ngayon! Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang balita sa oras na ito. Pasig LGUs nagsagawa ng libreng RFID microchipping at anti-rabies vaccination sa lungsod. Detalye ng balita mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Nagsagawa ng libreng RFID microchipping at anti-rabies vaccination ang Pasig City LGUs ngayong araw. Ito para mailayo sa panganib at virus ang mga alagang hayop sa lungsod. Sakop ng aktibidad ang mga alagang hayop na 3 buwan pataas. Kailangan masigla, hindi buntis at hindi nakakaramdam ng pagdudumi at pagsusuka. Maaari ring maturukan ang mga inhit at mga nagpapagatas na alagang hayop. Kailangan din na paliguan muna ang mga babakunahang mga hayop bago turukan at hindi naman ito maaaring paliguan 3 hanggang 5 araw matapos mabakunahan. Tatagal ang aktibidad hanggang Abril 5 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impinang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, sitwasyon sa mga bus terminal na biyaheng North at Central Luzon sa Santa Cruz, Maynila, balik normal na. Balita mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Normal pang sitwasyon sa mga bus terminal na may biyaheng North at Central Luzon sa Santa Cruz, Maynila. Ito ay matapos ang paggulita ng Semana Santa kung saan inaasahan na dadagsa ang mga pabalik na pasahero mamayang hapon hanggang bukas ng madaling araw. Ayon sa pamunuan ng mga bus station, ngayong umaga pa lamang aalis yung mga bus mula sa lalawigan, lalo na't karamihan sa kanila ay ito ang schedule ng kanilang biyahe. Bagamat may mga nauna nang nakabalik kahapon, mababa pa lamang ito kung ikukumpara sa pagdating ng mga pasahero mamaya. Dagdag pa ng mga dispatcher, ang mga driver na wala rin namang naitalang aberya o problema sa kanilang mga bus simula pa noong Holy Week. Gayun din sa panig ng mga pasahero na kanilang naisakay. Para matiyak na walang anumang hindi inaasahang insidente na mangyayari,
patuloy na nag-iikot ang K9 unit ng Manila Police District, habang mahigpit na seguridad naman ang ipinatutupad sa mga bus station dito sa Santa Cruz sa Maynila. It is patrol number 5. Ayayu pang para sa Empel Magdano ng Lakas, DWIC. Nababalita na tama, naglilingkod ng tama. At mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website www.dwiz882am.com at sundan ang aming X account at Facebook page DWIZ. Ako po si Riza Dadja. DWIZ Balita ngayon. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances, that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Oras sa Pilipinas, 11:35. That time check was brought to you by Whirlpool Home Appliances, that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. That time check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Yes, yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes, Yes, Yo! Attorney Ferdy Tapasyo! Yes, Yes, Yo! Topa Show! Hey! Magandang umagang muli sa ikalawang segment ng ating programa dito sa Yes Yes Show, Topacio. Sa ngalan pa rin po yan ni Attorney Ferdy Topacio. Ako pa rin po si Juvie De Guzman. At nagpapasalamat tayo muli sa ating kaagapay ngayon. Nasa linya via Viber si Dr. Engineer Bertito Hashimoto. Yan, good morning pa rin sa'yo. Hello. Yeah. Yan. Okay, yeah. balik tayo, 'di ba? Ang ganda. Yeah. Ang ganda ng mga balita, no? Okay, alam mo Bert, ituloy natin 'yung nangyari sa iyo doon sa ospital, kasi alam mo, ito kasi isang maganda na rin na paalala sa lahat ng mga Pinoy, lalo na kung magkakasakit sila, sa mga simpleng bagay, kung pwede lang, ay pagalingin nila sa ordinaryong pamamaraan lamang, di ba? Hindi na kailangan tatakbo agad ng ospital para hindi ma-suffocate yung ospital sa dami ng mga pasyente. Okay, sige. Bert, ano yung kasunod nun? Sabi mo, magastos. Kailangan, kung kaya mong gamutin, bago na mara, gamutin mo na, kasi magastos. Ako, gumastos sa 1.4 million. Magkano? 1 diba, point? Wala ka 1.4 million. Wala, patay ka na. Wow. Diba? Bigat nun ha. Million. Parang million yung narinig ko eh. Million yung gastos mo dun sa during that pandemic. Okay. After that. Yes. Okay. So, maayos ka namang nakauwi nung ikaw eh pinauwi na ng doktor. Oo naman. Siyempre, may bantay ako. May sundo ako. May nagasi sa akin. Oh, so. Kasi, kahit paano, kailan tao naman mga pamilya ko dito, kaya tinulungan ako. Okay. Oo nga, mukhang tumaba ka. Okay, sige. Buhay.
ang buhay isa lang, kaya manalig sa Diyos. Ako, ang tingin ko, miracle na eh. I was given by second or third chance by God. Sabi ko, so I will not waste my time in anything na susunod. Kasi pangalawa, pangatlong buhay na sa akin ito eh. Kaya gagawa ko pangatlong buhay mo na. Tao. So may second, meron pa palang nangyari sa'yo before nung pandemic? Well, hindi ko naman kaya nga. Sabi ko, second or third life ko na ito. Second life, ano? Ah, okay. Kasi marami kasing nangyayari hindi natin inaasahan eh. Pero pinakamahimportante, may paniniwala ka sa Diyos. Nakapit lang. Kahit isang segundo na lang ang buhay mo. Pag lumapit ka sa Diyos, kumatok ka, pagbubuksan ka. Itasal mo, ingin mo, pagkakalob niya. Ibig sabihin Diyos, napakabait. Malakas ka talaga kay Lord. Yan. Amen. Yeah, thankful ako sa Panginoon kasi nandiyan ka pa. Okay, meron lang tayong babasahin dito ha. Puntos. Ito, nakakatuwa to kasi itong ating kapatid na si Katirso Peralta. Sabi nga niya, let's count our joys instead of our struggles. Let's count our friends instead of enemies. What seems to be difficult, problems are often blessings in disguise. Shalom. Oh. Ito, maganda yung kanyang mensahe para sa atin. At ito naman, ay sabi nga nila, ewan ko lang kung anong reaction mo rito, medyo iibay natin ng konti kasi nalulula ako sa mga balita mo talaga. Okay, pinakamahirap singilin sa utang ay yung mga taong may pambayad pero walang planong magbayad. Ayan. Doon na nga. Anong reaction mo rito? Ha? Mga scammer ang ganun. Mga scammer, ganon. Ayan. Yes. Okay. Ito pa. Sabi nga, no one is perfect. Not me, not you, not them. If you want to live a peaceful life, accept yourself for who you are and respect other for who they are. Ayan. Okay. Tama. Ayan. Ito nga eh, alam mo, talagang maraming... Hindi ko nga alam eh kung taga-singil ba ako eh. Inuutusan ako. Sabi ko, hindi ho po pwedeng kahit ho taga-media po ako. Hindi ho po pwedeng ako yung taga-singil na mautang ninyo. Utang na loob. Sabi ko, huwag niyo akong turuan at huwag niyo akong utusan. Okay. Ang pagpapautang dapat, well, sa akin naman eh, emergency, di ba usually ganun eh. Kapag emergency, nais mong makatulong at kung kilala mo naman yung taong nangutang sa'yo, walang problema yon. Sa tingin ko ha. Oo nga. Oh, pero kung ang intensyon ng mga umuutang sa iyo ay para lokohin ka lang, eh 'yun ang problema ngayon. So, anong maipapayo mo sa mga umuutang at nagpapautang? Ayan, sige nga, Bert. Actually, yung nangungutang sa kagipitan kasi hindi mauutang ang may pera eh. 'Di ba? Gipit sila. Napapasubo sila, alam mo nakakaya din mangutang, pala kasi ano, ngayon, dapat sa nangutang, pag nakabawi ka na, kahit tandaan lang, bayaran mo. Anyway, sa pangungutang, di ba na, kadikit mo siya ito ni Topacio? Hindi ah, wala siya eh. Diba? Wala si attorney. Meron talagang importanteng lakad. Pag may importanteng lakad yun, nawawala eh. Pero dumadating na. Naman yun. Hindi, ha? Ganito, kasi ano tulungan po? Niya ako. Singilin namin ng Diamond. Ako mayari na pa ng Diamond Hotel eh. Ah, may pautang ka rin. Magkano mahalaga ng... Aba na, Diamond Hotel. Peking tito ng Diamond. Ako mayari na pa doon. May utang sa akin Diamond Hotel, 4 billion. Talaga? Bigyan kita ng komisyon, kapatid. Oo, ako mayari na pa doon. Ah, hindi. Kayo na mag-usap. Ay, hayaan mo na. Sasabihin ko na lang. Okay. Ah, bago yan... Bago pag, pagluwas ko next week. Nasa Tarlaca ko eh. Oh, kailangan po live. Oh, hindi pwedeng. Siya. Oh, sige, sige. Okay, eto naman. Sabi nga, batiin natin si Kuya Tech. Ayan, hi Kuya Tech. Ayan, Eagles yan. Grupo ng Eagles. Si Doc okay. MJ Evangelista, Boss MB Evangelista. Si Doc MJ naman po ay mula sa US Nursing Review Center. Yan, salamat po. Si Boss MB Evangelista naman po ay mula sa Legion Protocol. O yan, isa yan sa mga mabubuti nating kaibigan. And not only that, oy, may nagpapabate ah, Kabert. Happy anniversary to Philippine Navy Athlete Track and Field Group. Yan, lalong-lalo na kay Ricardo Santos, Joseph Pabroa, Abdul Basar Hakim, Joel Datoon, Francis Sardenia, Haslaman Lagundi at
si Victor Bonanza Salonga. Ayan. At syempre, wow. Happy birthday din kay Attorney Lorna Kapunan. Hi, Attorney. Nako. Hindi na kami nagkita mula nung hindi na ako nakakalabas eh. Hello din kay Nino Reyes. Ayan. Happy birthday, Sir Nino. And not only that, nako. Alam mo, nakakatuwa dahil meron tayong magagaling na Filipina driver sa US, ha? Nagda-drive siya ng 10-wheeler truck kung saan eh, parang patok na patok siya, 18-wheeler truck. Imagine mo yung babae. Wow. Oh, matindi. Wow. Di ba? Amazing story ang mga yan. Anyway, Kabert, tayo magbabalik sa'yo. Ano pa yung mga ibang magagandang balita mo naman na pwede natin i-share bukod dyan sa mga utang na hindi marunong magbayad? Alam niyo naman, marami tayong mga friendship na ganyan eh, na nakakalimot magbayad. Anyway, siguro wala lang pera. Okay, sige, Kabert. Anyway, kaya nga, yun ang sinasabi ko, yung project na ginawa ko, yung deuterium, I was commissioned by Madam Imelda Marcos. It was 2012. Ayun, pero after 12 years saka pa lang nagma-materialize. Ayan, bago niyo siya. Oo, pero Kabert, standby muna sa susunod na kwento dahil tayo magbi-break uli. Okay. Ayan, break muna tayo Kabert at syempre magbabalik tayo makalipas lang ilang minuto para sa mga magandang balita mula rito pa rin sa DWIZ at Aliyo Channel 23. Yan. At syempre pagbati na rin ang pinapaabot natin sa lahat ng mga nakatutok lagi. Nako, salamat po nung isang araw ay naka 1.6K views tayo at salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa lahat ng programa dito pa rin sa DWIZ at Aliyo Channel 23. Okay, mga kaibigan, ang oras, alas 11:45 ng umaga. Magbabalik po ang Yes Yes Show, Topaz Show. Yes Yes Yo, Topaz Show! Time Check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Ako si Maribeth Yara, 52 years old from Palawan. I'm a pastor's wife. Life mission na naming mag-asawa ang magbahagi ng salita ng Diyos and our vehicle to spread the word of God, MX3 Capsule. 8 years na namin ginagamit ang MX3 Capsule kasama ang tamang pagkain at ehersisyo. Umulan man o umaraw, tuloy kaming mag-asawa sa aming life mission because we have God's guidance and MX3 Capsule by our side. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mag-MX3 araw-araw para MX-traordinary. Mahilig ka ba sa sports betting habang nanonood ng laro? Narito ang Arena Plus. Manalo at manood ng live kahit saan. May libreng 50 pesos bonus pa sa unang pag-register. Arena Plus, ang official sportsbook partner ng FIBA World Cup 2023. Kasama pa ang astig sa court na si Jordan Clarkson as official endorser ng Arena Plus. Arena Plus, astig sa sports. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. DWIZ. Now that I play for the Philippines, it's for every Filipino with grit, heart, and the determination to succeed. I carry the 3 stars and a son with pride. Sa Arena Plus, astig sa sports. Sa Arena Plus, sa Arena laging pasok ang hira. Tara na halika, ano bang hinihintay mo? Sa Arena Plus. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Masungit na government employees? Nako, bawal ito.
Hindi na bago sa atin ang tanong na required bang maging masungit kapag nagtatrabaho sa gobyerno? At marahil isa ka sa mga nakaranas na masungitan ng mga ito. Yung tipong magtatanong ka lang naman pero parang may ginawa kang masama na parang kasalanan mo pa dahil nagtanong ka. Alam nyo bang bawal ang masungit na empleyado sa gobyerno? Ang Anti-Red Tape Authority o ARTA ay nagbabala sa mga empleyado ng gobyerno na laging nakasimangot at laging galit kapag tinatanong lang naman. Sa madaling salita, unapproachable government employees. Ayon sa ARTA, ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno na maerereklamo dahil sa hindi pagbibigay ng tamang serbisyo ay maaaring masuspindi or worse, matanggal sa kanyang katungkulan. Kaya para sa mga empleyado ng ahensya ng gobyerno, matutong rumespeto. Ngiti-ngiti rin pag may time. Ang personal na problema, huwag ibuntong sa mga tao para hindi ka masabihan na, nako, bawal ito. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Tapasyo! Yes, yes, yo! Tapasyo! Kasama pa rin po si Juvie de Guzman. Yan, dito pa rin sa Yes Yes Show Topacio. At ang ating Yes Yes Show guest, si Engineer Bertito Hashimoto. Hi! Anya ka pa? Yeah. Yes. Oh, okay. Diba? Yes Yes Show. Yan. Grabe, no? Alam mo, gusto ko lang muna batiin, boss, yung ating mga boss dito, si Boss Edgar, Sir Benjamin Ramos, Mr. Dennis Antenor, yan, Mr. Randy Cabangon, and Attorney Macneil Rante na friend po natin. At hindi lang po yan, magkapatid po kami sa INC. At syempre, yan po yung mga kasama natin ngayon. Okay ka, Bert, na papasalamat ako at nandiyan ka pa rin. Hindi mo ko iniiwan, yan. Ayan. Pasensya na po dun sa mga, ano, mga friendship at tagahanga po ni Attorney Ferdy Topacio. Pansamantala po, ngayong araw na to, wala po siya. Alam niyo naman, napaka-hectic ng kanyang schedule. Yan. Okay ka, Bert? Ituloy natin yung ating napag-uusapan. Ayan. Yung deuterium na sinasabi mo lagi, kasi nga, nakita ko rito, no? $689 million hot money pumasok sa Pinas. So, ibig sabihin, maraming mga grasya ang nabitbit ang ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, para dito sa ating bansa. Yung bang project mo ay kasama dito sa 600? Iba. Oh, iba to. Ah, okay. So, ibig sabihin, more than that, di ba? More than that na amount. Barya lang ang dali nila. Barya lang. Ako, trillion eh. Barya lang. Barya lang? Ako, grabe ka. Okay, sige ka, Bert. Ano pa yung 400? Okay, alam mo naman, di tayo sanay sa mga ganyang mga kalaking halaga eh. Tayo po'y okay. Sapat na masaya. Yan. Okay. Masaya, buhay, kompleto ang pamilya. Okay na yan. Pero ka, Bert, kayo po, ano ho ba ang pinagpapasalamat ninyo sa mundo na kayo'y buhay pa, na kayo'y nakakaikot-ikot pa sa buong mundo, na kayo'y dumadami pa ang inyong mga assignment?
Ay, syempre, gusto mong makatulong sa gobyerno. So, dumadami assignment mo. Ano pa? Meron ka pa ba? Well, ako. Hihilingin? Ako, kasi, nakasulat pa sa Biblia, eh, di ba? Maglingkod ka sa magulang. Pagkakalubang ka ng mahaba at masaga ng buhay. Opo. Amen. Diba? Yun ang spirit ko eh. Ako, nagbaan ng magulang. Kaya ako'y pinagpala din. Ayun. Kasi pangako ng Diyos yun eh. Sa isang utos, yun lang ang pangako, yun lang ang utos sa may katumbas ng pangako. Mahalin mo at maglingkod ka sa magulang mo. Oo, oh, ayan. Kapa, ginawa ang buhay mo. Oh, get well soon to my mom kasi mom ko eh ano eh hindi pa rin nakaka-recover up to now, pero salamat po mahal na ina, aking si Mama Sylvia going 84. Ayan. Hoping bata pa mama mo, ako mama ko 87 na eh. Oh. Kaya nga sabi ko nga, kailan mo kaya kami imbitahan uli para kumanta sa lugar mo? Naalala ko eh, dala-dala ko yung banda ko, 'di ba? Noong tayo ano, tayo nagkantahan diyan sa lugar mo. Yes. Oo. Kailan kayo mauulit yun? Sa palsatan. Ayan. O sige, baka by this year siguro. Pagdasan mo. Yes, at hindi lang yan. Sana makasama natin ang Heart and Soul Band ng QC. At yung mga friendship natin. Baka may gusto kang batiin, Kabert, bago tayo maghiwalay. Wala naman. Well, ikaw, binabati kita. Congratulations sa success ko na mo. Salamat po. Kaya nga, pagka no, napasal ako ng Manila, magkita tayo, tapos discuss natin kay attorney. Kasi marami akong property sa Manila. Mm. Marami akong ano, nung kumita kasi ako, namini ako. Ganon? Oo, wag mo nang sabihin yan, baka ako ang mapagbintangan. Alam mo naman, di ba? Anyway, Kabert, thankful ako sa Panginoon at you survived. At hindi lang yan, congratulations din kay Dr. Vicky Bello kasi siya ay isang cancer survivor din. Si nakakaisip wow. Na siya pala ay dumaan sa napakatinding pagsubok. At si Dr. Vicky Bello, marami ring bashers, alam mo naman, ang mga tao kasi pag nakitang masaya ka, ayaw nilang maging masaya ka eh, di ba? Marami tayong mga nakakaranas ng ganyan na pag nakikita nila maganda yung ating kinaroroonan, maganda yung ating buhay na tahimik, di ba? Hindi lahat masaya eh. Merong naiinis, di ba? Naiinis sila dahil nakita nila wala ka ng problema. Ikaw ba, meron ka pa bang wish? Well, sana. Itong gobyerno natin ngayon, may problema ito. Baka survive si BBM para tuloy-tuloy. Kasi nga, pagka nagkakagulo na naman, wala naman, babaks na naman ang Pilipinas. Anyway, idalangin natin sa Diyos na huwag tayong pabayaan. Maraming pagsubok na darating. Siguro, a few years from now, mababago na ang ikot ng Pilipinas. Kasi nasa third country tayo. Pag itong auditorium at saka Benamrise, maestra, yung trabaho ko, 2.5 million laborers, tapos 100,000 office workers ang kailangan. Kaya, sa pamamagitan ni Atty. Topacio, makakatulong tayo sa bansang Pilipinas. Wow! Good to know na ang hangad mo ay makatulong sa Pilipinas. Sana lahat ng tao ganyan, no? Na ang hangad natin ay makatulong, hindi makaperwisyo at hindi naghahatid ng masamang balita sa ibang bansa para sirain yung gobyerno. But anyway, salamat sa iyo, Kabert, and hoping to see you soon. Okay, thank you very much. Maraming salamat sa iyo. Ayan po si Engineer Bertito Hashimoto. At syempre mga kaibigan, no, alam niyo po, natutuwa ako sa ating Yes Yes Show guest na si Engineer Bertito Hashimoto kasi hindi po siya nakakalimot na alalahanin ang kanyang mga kaibigan. Okay, syempre, bago tayo magpaalam, gusto ko lang magpasalamat po sa ating dakilang lumikha. Not only that, sa ating partner, si Attorney Ferdy Topacio. Ang mga on-duty natin, salamat po kay News Director Judith Estrada Lariño, Desk Editor Sir Drew Nasino, Tech Engineer si Winner Contehino, of course, Jenny Lynn Giljon Reyes, si Kay Constantino, Broadcast IT natin, si Victorio Jose Dominguez, Teleprompter si Neil Joy Abella, Writers natin si Raisa
Dadia, si Laika Cuevas at Jen Patroya. At syempre ating mga CA, salamat po sa inyo Yasmin Pantaleon, Daniela De Guzman and Jacqueline Santos. Ayan. At the interns natin si MJ Raimundo, Ira Ortega, Marie Garcia, John Lloyd Malinay, Aizen Lois Moises at si Jandriel Javier. Ang tabayanan nyo mga kaibigan na napakagandang programa ang Balitang Bayan with Drew Nasino. At syempre, happy birthday kay Attorney Lorna Kapunan. Happy birthday din kay Nino Reyes, TV Production Supervisor ng Aliw Broadcasting Corporation. O, kanta natin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. At syempre mga kaibigan, lahat po na nagbo-birthday ng buwan ng Abril. Ayan, alalahan ninyo, April 1 pa lang ho ngayon. Syempre yung buong Abril ay binabati na po natin ng advance. Happy birthday po sa inyong lahat. At not only that, lagi po nating ipagpasalamat na tayo po'y buhay pa, na tayo po'y nagigising. Huwag tayong makakalimot na manalangin dahil ito po ang ating sandigan para lalong gumanda ang ating buhay. Not only that, hello kay Natalie Chua at sa aking inaanak si Prince Chua. Ayan, nakalimutan mo. Almost forgotten na. Pasensya na. At not only that, lahat ng mga friendship natin, Sir Jigs Magpantay ng CCW at hindi lang po yan, si Miss Maruha de Asis ng Maruha Consultancy and Services. Yan, maraming salamat po sa inyo. Muli po, ako po si Juvie de Guzman sa ngalan pa ni Attorney Ferdy Topacio. Hello sa inyong lahat. I love you all. Yes, yes, yo! Topacio. Bye! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo! Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Pananakit ng ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at stress sa buhay. Mag-Herbalaya break ka muna. Imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa siguradong ligtas. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaya-aya sa bawat pahit ay ginhawa.